Welcome back to our show. Last month, dumalo si Pangulong Arroyo kasamang iba pang leader ng ASEAN community sa 14th ASEAN Summit sa Thailand. Ano na nga ba ang mahalagang bagay na kanilang tinalakay at ano na ang mga susunod na hakbangin na napagkasunduan para sa ikauunlad ng rehiyon ng Asia? Narito ang special report. Bansang Thailand ngayong taon ang namuno sa taunang pulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na may temang ASEAN Charter for ASEAN Peoples. Kinakatawan nito ang nakapaloob sa ASEAN Charter na magkaroon ng isang people-centered community at makamit ang kaunlaran para sa lahat ng taong nasa rehiyon. Sa bayan ng Wahin at Chaam, nakilala sa mga nagagandahang beach resorts at pasyalan, nagbukas ang 14th ASEAN Summit. Agad ding nalagdaan ng mga ASEAN Economic Ministers ang Free Trade Agreement sa pagitan ng ASEAN, Australia at New Zealand. Isa itong patunay na ang Asian region ay determinado sa pagsusulong ng ekonomiya, kalakalang panlabas at dagdag trabaho sa layuning maiangat ang kaunlaran sa rehiyon. Malaking benepisyo ang makukuha ng Pilipinas sa naturang kasunduan sa gitna na rin ng pagsisikap ng gobyerno na mapaghandaan ang epekto ng global financial crisis. Sa pagdating ni Pangulong Arroyo at ng Philippine delegation, agad siyang dumalo sa 5th Brunei Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area o BIM-EAGA Summit, kung saan naipanukala rito ang pagpapairal ng Fisheries Consortium at ang pagtatayo ng roll-on-roll-off network sa sub-region. Nagkaroon din ng isang serye ng mga informal meetings sa mga ASEAN leaders sa iba't ibang grupo, kabilang ang mga parliament representatives o mga mambabatas, mga kabataan, civil society representatives at non-government organization leaders. Nagbigay ng kanya-kanyang rekomendasyon ang bawat grupo kung paano pa mapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng ASEAN governments at makatulong sa pagtataguyod ng isang ASEAN identity. Napapanahon ang formal na pagbubukas ng 14th ASEAN Summit. Dito pangunahing isinulong ng Pangulo ang mga hakbangin ng member economies para tugunan ang epekto ng nararanasang global financial crisis. Pati na ang pagtiyak na matatamo ng rehiyon ng isinusulong na ASEAN Economic Community sa 2015. Sisikapin ng ASEAN na agad na ring mailunsad ang $120 billion stimulus fund sa tulong ng mga dialogue partners sa Japan, South Korea at China sa darating na Mayo. One possible date to get all of these things resolved will be in April. When you meet again? Because there will be another meeting of the ASEAN plus 3, because this meeting is on the ASEAN. Then May. The May one is can be, of course, if we missed April, then there's another one in May. But the one in May is a meeting of the ASEAN plus 3 finance ministers. What we're hoping is that we can resolve everything by April, so that by May we can have a formal launching of the Chiang Mai Initiative plus 2, meaning the expansion of the amount to 120 billion, the multilateralization of the Chiang Mai Initiative. Ang rescue fund na $96 billion ay magmumula sa dialogue partners habang ang $24 billion ay magmumula sa ASEAN.
Sa huling araw at pagwawakas ng 14th ASEAN Summit, nilagdaan ng 10 ASEAN member countries kasama ang mga ministro ang Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community 2009-2015. Nasa deklarasyon ng tatlong haligi nito, ang isang political security community, economic community at socio-cultural community. Kasama rito ang pagtiyak na mapangalagaan at maprotektahan ang karapatang pantao. Ang pagbuo ng ASEAN Human Rights Body ngayong taon na kauna-unahan sa rehiyon ay magsisilbing mahalagang hakbang upang mapanatili ang respeto sa karapatang pantao. Samantala, bago magtapos ang summit, nagkaroon ng pagkakataong makausap ni Pangulo Arroyo si Prime Minister Abdullah Badawi ng Malaysia. Dito hiniling ng Pangulo ang tulong ng Malaysia para kumbinsihin ang Moro Islamic Liberation Front na muling makipagnegosasyon para sa kapayapaan. Ibinigay ng punong ministro ang kanilang pagsuporta bilang facilitator sa isinusulong na peace talks ng gobyerno ng Pilipinas. Sa pahayag ng mga ASEAN leaders, nakasaad ang kanilang pagkakasundo sa agarang pagtugon sa epekto ngayon ng global economic meltdown sa rehiyon at maprotektahan ang mga developing economies tulad ng Pilipinas. Dito nila ipinapakita ang kanilang pagkakaisa na harapin ang pinakamatinding hamon ngayon sa rehiyon ng Southeast Asia.